Magandang araw mga ka-ADB, Kavery. Ngayon po ang pag-uusapan natin dito, bakit karamihan sa mga first clutch ng ibon natin ay hindi nagpe-fertile? Yun po ang ating pag-uusapan ngayon natin dito. Kasi nga naman, intay tayo ng intay, tapos nag-first clutch, hindi nagpe-fertile ang itlog o hindi nila nalilimliman. Yun po ang pag-uusapan natin dito. Ganun ho talaga, nangyayari ho talaga yan. Pero malalaman nyo kung bakit ganun. Yun ang pag-usapan natin dito. Kaya, ito ang kwento na para sa akin lang. Disclaimer lang po ito, ha. Sa akin lang po ito. Para magkaroon lang tayo ng konting idea, yun ang pag-uusapan natin ngayon dito. Fill me up with your smile. Like the sunshine brings the light, fill me up with a flame. I will let you in this game. Okay, mga KADB, Kavery, ang pag-uusapan natin ngayon dito, bakit nga ba pagka first clutch ang mga ibon, mga alps, o kung ano mang ibon, hindi kagad nagpe-fertile ang kanilang mga itlog. Sabi ng mga ibang breeder, okay lang yan kasi first clutch. Natural lang yan. Oo nga, bakit? Dapat alamin natin ang dahilan kung bakit nagkakaganon ang ibon pagka first clutch. Pero may mga first clutch naman na okay, nabubuhay yung mga itlog, nagpe-fertile ang itlog at nabubuhay nila. Nagkakaroon sila ng inakay na healthy. Ngayon, yun po ang pag-uusapan natin. Ito po, disclaimer lang po sa akin lang experience to. Para may konti lang tayong idea na kung bakit nangyayari yun na sa first clutch na hindi nagpe-fertile yung kanilang mga eggs nila, hindi nagpe-fertile. Ito yung napansin ko, ang una kong dahilan, masyadong bata o hindi gaanong matured, nag-mate sila. Hindi pa masyadong matured, tapos nag-mate sila. Yun po ang unang dahilan. Kaya kailangan no, pag ho tayo nagpapares o nagano, kailangan na talagang nasa wastong gulang na sila. Yung matured na ho. Ayun po, ah. Yun po yung una kong dahilan, ha. Yung pangalawang dahilan, dahil bata pa sila, hindi pa marunong maglimlim. Yun po. Ngayon po, pag nangitlog po kasi yan, hindi nila alam kung ano po yung itlog. Iniisip nila kung ano yung inilabas nila. Kaya hindi ho nila nililimliman. Dahil sa bata nga po sila, hindi pa nila alam ang gagawin nila doon sa itlog, kung anong gagawin po nila. Yun po, ah. Yun po ang pangalawa. Yung pangatlo, minsan mapapansin po natin yung inilalabas nilang itlog ay maliliit. Malamang po, pag maliit po ang itlog na inilabas nila, hindi na ho fertile ho yun. Kasi dahil nga unang clutch, naglalabas sila ng maliit na itlog. Hindi pa ho masyado nabubuo sa kanilang, kumbaga, yung ovary nila. Hindi pa masyado nabuyo. Kaya, maliliit ang kanilang itlog. Hindi ho talaga magpe-fertile. Ngayon po, ano ho ba gagawin natin dyan para sa unang clutch, mag-fertile ho yung kanilang itlog at mabuhay yung kanilang inakay. Gaya ho na sinabi ko, dapat po nasa wastong edad yung mga ibon o mahigit pa. At least nga, dapat nasa 9 months, imbis na 8 months yung hen, at least 9 to 10 months. Yan, magagaling na bumuhay ho yan.
kahit po first clutch eh, kayang-kaya na ho nila. Pero pag bata ho talaga, talagang wala ho. Hindi ho nila alam kung paano bumuhay ng itlog. Yan po ah. Yan po ang aking experience ah, sa ganyang pagkakataon. Dahil nga bata sila, hindi pa nila alam kung ano yung itlog, kung ano yung nilabas nila. Yan po. Para kung nga ho talaga mabuhay, dapat ho talaga eh matured ho talaga. Yan ho ang tip ko sa inyo. Kailangan ho matured po ang lalo-lalo na ho ang hen. Dahil ang cock ho, kahit ho hindi ho matured ang cock, kahit nasa 6-7 months, eh pumapatong po yan. Dahil cock ho yan. Ayun po ah. Kaya ho sana eh may natututunan po kayo dito sa mga aking mga binablog, para pagdating ho sa inyo, alam nyo na ho ang gagawin ho nyo. Kung may bago kayong parisan, alam na ho nung gagawin nyo, huwag nyo ho munang imimate. Mas maganda, tapalan nyo muna ho yung nest box ng basahan para hindi ho sila makapag-itlog doon o hindi sila makapag-mate. Kasi pag wala namang, pagkawala silang nest box na ano, hindi sila makakapag-nesting, yung wala silang nilalagay ng nesting material sa box, hindi naman mangingitlog ho yan. Pero na lang po talaga kung matured na matured ho yan. Yan, magme-mate ho yan kahit walang nest box. Pero yung mga bata, hindi ho. Naghahanap po ng ano yan, ng pag-itlogan bago mangitlog. Kaya yun po ang tip po sa inyo. Kailangan ho, mag-matured na muna bago nyo ipares. Pag ho bata, nako, asahan nyo na ho, lahat ho ng breeder, naging experience na ho yan. Yung hindi ho, sa first clutch ho, wala hong nagpe-pertil na itlog. Yan po ah. Ayun po, hanggang dito na lang po mga KDB, KBRI. Sana po may natutunan po kayo. At sana po huwag nyo na makalimutan mag-like, share, at subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Ayun po ah. Sana po may matutunan kayo sa aking vlog. At salamat din pala sa mga bumili ng ibon. Ayun po. O kaya, hanggang dito na lang po muna tayo. At maraming po salamat sa inyo. At lagi sana kayong sumubaybay. At God bless.